Kamusta ka, anime? Ito na ang part 62 ng love story ng kapatid ni Sakuragi at ni Akira Sendo. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay fanfiction lamang na isinulat ni Miss Isabel Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss Izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 62. Pero bago yon, intro muna tayo. Sa isang madilim na abandonadong apartment, dinala ng mga lalaki sila Izza. Nagising si Rang sa pagkakatulog nito at nakita niya na nakatali sila. Izza! Mia! Gising! Pag-gising ni Rang sa dalawa. Nasaan tayo? Anong nangyari? Tanong ni Mia. Gising na pala ang magagandang girlfriend nila Mitsui. Ngiting sabi ng isang lalaki na namukhaan naman ni Izza. Hindi ba't ikaw yung ace player ng Toyotama? Minami? Tama ba? Tanong ni Izza. Aba, akalain mo yun? Naalala mo pa ako? Nice to meet you, Izza Sakuragi. Sambit ni Minami, sabay ngisi nito. Anong kailangan nyo sa amin? Bakit kailangan nyong gawin to? Tanong ni Mia. Kung hindi namin sila kaya sa basketball, dadaanin namin sila sa ganito. At balita ko, basag ulo din naman sila. Kaya idaanan natin sa ganitong paraan. Sambit ni Minami. Ibahin mo si Sendo, Minami. Hindi ko alam kung may ibubuga yun sa sitwasyong ganito. Sabi naman ni Kishimoto. Yun nga ang gusto kong mangyari eh. Mawala ang ace player nila at captain. Masaya yun, diba? At tsaka, malaking kawalan yun sa team nila. Ngiting sabi muli ni Minami. Anong binabalak nyo kay Akira? Sigaw na tanong ni Izza. Oo nga pala. Mukhang dalawa ang mapapain natin. Si Sakuragi at si Sendo. Mukhang maganda to. Ngiting sabi ni Itakura. Sumasa atin ang pagkakataon. Sambit muli ni Minami. Kung ano man ang binabalak nyo sa kanila, hindi kayo magtatagumpay. Sabat ni Rang na nasa gilid. Akalain mo, apat na agad ang mapapain natin sa ginawa natin. Si Hisashi Mitsui, Ryota Miyagi, Hanamichi Sakuragi, at si Akira Sendo. Ngiting sabi naman ni Kishimoto. Pero palaban yung tatlo. Unahin na natin yung sigurado tayong hindi marunong lumaban. Kung ang ace at captain ang uunahin natin, malaking kawalan sa team yun. Hindi ba, Izza? Ngiting tanong naman ni Minami. Gunggong ka! Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Sa ginagawa nyo, lalo nyo lang pinapatunayan na duwag kayo, sabi ni Izza. At dahil doon, sinampal siya ni Minami. Manahimik ka! Sigaw ni Minami. Izza! Sigaw naman nila Rang at Mia. Mukhang matapang pa kay Sendo ang girlfriend niya. Kung sa bagay, kapatid ka nga pala ni Hanamichi Sakuragi. Masaya to. Ngiting sabi ni Kishimoto. Mga bugok, akala nyo ba matatalo nyo sila sa paraang ganito? Ngayon pa lang, masasabi ko na napanalo sila dahil sa paglaban nyo ng hindi patas. Galit na sabi ni Izza dahil doon ay sinakal naman siya sa laig ni Minami. Gusto mo talaga nasasaktan? Ano? O sige, Kishimoto, pakipicturean nga kami. Tingnan natin kung hanggang saan ang limitasyon nitong si Sendo. Ngising sabi ni Minami habang sakal-sakal si Izza. Izza, tama na. Huwag mo na silang patulan pa. Lalo ka lang yan masasaktan. Nang mga walang puso na yan.
nangingiyak na pakiusap naman ni Mia. Mga duwag, sambit ni Izza, habang masama ang tingin sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ayan na, nasend ko na kay Sendoh. Sigurado ako, maya-maya lang, nandito na yung mga yun. Hindi naman yun papayag na masaktan ang pinakamamahal niya. Hindi ba? Tama ako sa sinabi ko, Izza. Nakangiting sabi muli ni Minami. Mga siraulo kayo. Wala kayong kwenta ng mga tao. Naturingan pa naman kayong mga player. Sigaw ni Izza. Akira, huwag ka magpunta. Please. Bulong ni Izza sa sarili nito. Samantala, nang papunta na sila Sendoh, Miyagi at Mitsui sa police station, nakasalubong naman nila si Haruko na umiiyak. Haruko! Pagtawag ni Mitsui sa kanya. Patawarin niyo ako. Natakot ako. Kung kaya't wala akong nagawa kundi ang magtago. Wala akong nagawa para pigilan sila. Pag-iyak ni Haruko. Okay lang yun, Haruko. Hindi mo kasalanan. Buti pa, ipaalam mo na lang kay Sakuragi ang nangyari sa kapatid niya, sabi ni Mitsui. At dali-dali naman umalis si Haruko para puntahan si Sakuragi. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Sendoh. Baka sa mukha ni Sendoh ang matinding galit at nasuntok nito ang pader. Sendoh, bakit? Ano ba yan? Patingin nga. Tila nabigla naman si Mitsui kung kaya't kinuha ang phone ni Sendoh at binasa ang nakalagay dito. Picture to ni Minami at sinasakal niya si Izza. Ang sabi, kung ayaw mo masaktan pa ang pinakamamahal mo, magpunta ka ngayon dito nang ikaw lang mag-isa. Huwag mong isasama kahit sino kay Lamiyagi, Sakuragi at Mitsui. At higit sa lahat, wala dapat kang kasamang pulis. Pagbasa ni Mitsui sa mensahe sa phone ni Sendoh. Eh duwag pala ang mga yan eh. Sendoh, wag mong sabihing pupunta ka talaga dun nang mag-isa, tanong ni Miyagi. Pero yun ang gusto nila. Kailangan kong puntahan si Izza. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa kanya, wika ni Sendoh. Pero Sendoh, hindi biro ang mga yan, sabi ni Mitsui. Hindi rin biro ang kinalalagyan nila Izza. Panigurado ako na natatakot na ang mga yun ngayon. At wala silang ibang inaasahan, kundi ang iligtas natin sila sa mga siraulong yun. Galit na sabi ni Sendoh. Sige, may plano ko. Pero hahayaan ka namin mauna dun, Sendoh. Pero susunod kami. Asahan mo yan. Okay? Hindi rin naman kami papayag na mapahama kayo. Lalo na, nandun din sila Rang at Mia. Wika ni Miyagi. Sige, naniniwala naman ako dyan, sabi ni Sendoh. Sendoh, mag-iingat ka. Okay? Huwag mong papatayin ang GPS ng phone mo, paalala ni Mitsui. Salamat. Yaan nyo. Mag-iingat ako, sabi ni Sendoh. At umalis na ito para puntahan sila Izza. Miyagi, kailangan na nating kumilos. Hindi pwedeng hayaan lang natin si Sendoh na mag-isang sumugod doon. Isa pa, nandun din sila Rang at Mia, wika ni Mitsui. Nangako tayo kay Coach Anzai na hindi na makikipag-away pa. Pero mukhang kailangan kong baliin ang pangakong yun, sabi ni Miyagi. Sinabi mo pa, tara na, kumilos na tayo, sabi muli ni Mitsui. Magagawa kayang mailigtas ni Sendoh ang girlfriend niya na si Izza? Abangan natin yan sa part 63. Muli, maraming salamat sa pakikinig.